Namatay sa pamamaril sa Tabuk City, Kalinga, ang dalawang sundalo na kasama ng mga maghahatid ng tikos machine sa bayan ng Lubwagan kaninang umaga. May ilan pang napaulat na nasugatan sa insidente. Ayon sa militar, tinatahak ng ilang sundalo at miyembro ng Board of Election Inspectors ang sityo Patiking nang pagbabarilin ang kanilang sasakyan. Inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Colonel Roger Salvador ng 501st Infantry Brigade. Magandang hapon po, Colonel Salvador. Ay, magandang hapon naman po. Atin yung mga mga viewers. Opo. Colonel, pwede niyo po bang i-describe sa amin kung paano po yung nangyaring pananambang kanina? Yung nangyari kanina, mga 9:30, yung nakakonvoy yung 1 a.m. 450 ng Army, tapos dalawang mobile ng PNP, saka yung van ng Picos Machine. So, nauna na yung Army para i-clear yung area, yung dadaanan nilang kalsada, at bigla na lang itong tinambangan ng pagingin namin na ito ay mga NPA. So, naging resulta ay nagkameron tayong dalawang sundalong casualty, dalawang namatay at lima ang nasugatan. Mm-hmm. At ganun pa rin, ginampanan pa rin ng mga sundalo ang kanilang misyon. At nung humupa yung mga tutukan ay may pagpatuloy. Tinigil muna pala yung convoy. At nung na-clear na yung area, at tinuloy na ulit yung pag-distribute. O pag-deploy ng mga Picos machine sa mga polling places. At sa ngayon ay tuloy-tuloy para namin operasyon. Mm-hmm. Para habulin kung sino man yung mga salary na yun. Ang aming paniniwala ay NPA, kasi yung taktikang ginamit ay usually it's the NPA who adopt this kind of tactics, yung mga guerrilla tactics sa ambuscade. Colonel. Colonel, nabanggit nyo na NPA yung pinaghihinalaan yung may gawa. Ano po ang kanilang eksaktong pakay? Agawin ng Picos? O bakit po gagawin nila yon sa mga guro, sa mga may dala ng Picos na yan? Siguro ganun na ang pinaka-pakay nito ay istorbohin o guluhin itong itong parating na eleksyon. At ganun naman ang pakay nila. Lagi sila lang gugulo. Ginugulo ang ating demokrasya. At ginawa nila ito sa pabaraan ng violente dahil ito ay pinaproteksyonan ng ating mga kasundaluhan at kapulisan. Okay, so Colonel, sa ngayon po, na-deliver na po ba lahat ng mga kailangang i-deliver na Picos machine? Oo naman po, na-deliver na. At sa awa ng Diyos ay nakarating ito ng matiwasay at ayos naman. Wala naman na sugatan sa mga sibilyan. Okay, maraming salamat po sa inyo, Colonel Salvador.